Sa mga fans ng Barangay Ginebra, natatandaan nyo siguro yung sinabi ni Coach Tim Cone na gusto sana makipag-trade ng Barangay Ginebra noong nakaraang draft dahil gusto nilang makuha itong si Larry Muyang na napunta sa Phoenix Fuel Masters. Ngayon, tatlong sources, itong WRPBA Updates, Basketball Republic at ang Basketball ng Pilipinas ang nagkumpirma na interesado pa rin ang Barangay Ginebra dito sa rookie ng Phoenix at merong trade negotiations ngayon na nangyayari. Ayon doon sa latest reports, inoffer daw ng Barangay Ginebra itong si Kent Sagulo at si Kent Salado dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Larry Muyang. Pero hindi daw ito tinanggap ng Phoenix. At hindi pa rin natin matitiyak dahil sa ngayon ongoing pa rin daw ang trade negotiations at baka baguhin ng Barangay Ginebra yung offer nila para ito ay maging katanggap-tanggap na sa kupuna ni Coach Topex Robinson. Si Coach Tim Cone mismo ang nagsabi na gusto niya ang laro nito si Larry Muyang at yan ang dahilan kung bakit niya gusto makipag-trade up sana dito dati, yun nga lang hindi na ito umabot sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, itong si Muyang ay naglalaro sa Phoenix, yun nga lang hindi pa masyadong nabibigyan ng playing time at ang Phoenix mismo ay nagkakasunod-sunod na ang talo. Maraming nga ang nagsasabi na baka itong si Larry Muyang ay hindi magtagal sa Phoenix dahil baka gustuhin na ni Coach Topex Robinson na gumawa ng pagbabago. Lalo na at masama yung mga talo ng Phoenix. Kumbaga, hindi lang sila natatalo, natatambakan pa. Samantala ang Barangay Ginebra naman, interesado daw talagang makuha itong si Muyang dahil ang laro nito ay pwede siyang power forward at pwede rin small forward na pwede nitong punuan yung pagkawala nito si Aljon Mariano dahil nga ito ay nagkaroon ng injury. Itong si Muyang ay merong inside game at meron din itong isang mid-range game na makatutulong sa Barangay Ginebra. Pero sa ngayon, hindi tinanggap ng Phoenix yung offer ng Ginebra na Kent Salado at Kent Sagulo. So kung talagang gustong makuha ng Barangay Ginebra itong si Larry Muyang, kailangan siguro na baguhin nila yung trade offer hanggang sa ito ay matanggap na ni Coach Topex Robinson. May dalawang magandang balita para sa San Miguel Beer ngayon. Una-una, nagpakita ito si Junmar Fajardo doon sa huli nilang laro ng napakaganda niyang performance o best performance mula nung siya ay makarecover sa kanyang injury. Naka-double-double si Junmar, 16 points at 11 rebounds at hindi pa siya dumaro noong fourth quarter dahil natambakan na ng San Miguel itong Blackwater. Ito ang unang pagkakataon na ito si Junmar Fajardo ay talagang ipinakita yung kanyang lakas na katulad nung dati. Although naka-14 points siya noong una niyang laro, iba yung laro ni Junmar kagabi at nakita natin na mas kumpiyansa talaga siya kapag pumuposte, rumi-rebound at pumupuesto sa ilalim para sa depensa at pati na rin sa pagbablock ng tira. Dahil dito, sinabi ni Coach Leo Austria na magandang sign ito para sa San Miguel Beer dahil okay na ang laro ni Junmar Fajardo at inaasahan nila sa darating na araw ay lalo pa ito mas magiging dominante. Ang isa pang good news sa Beermen, itong si Terence Romeo ay nagpa-practice na. Sinabi ni Coach Leo Austria na kasama na hindi lang doon sa mga shooting drills maski sa scrimmages itong si Terence at inaasahan nila sa mga susunod na araw ay makakakuha na sila ng timeline kung kailan ito makakabalik. So far, maganda naman ang nagiging performance ng Beermen kahit wala itong si Terence dahil nagpapakitang giras itong si CJ Perez at itong si Von Pesumal at Paul Samar ay tumutulong din naman dito sa Beermen. At ang isa pang magandang balita sa San Miguel Beer, wala pong injury si Mawala Tautua. Medyo nasaktan yung balikat niya doon sa game nila sa Blackwater noong late fourth quarter. Pero ayon mismo kay Mo, ay wala naman itong problema at makapaglalaro siya sa susunod na game ng SMB. At yan ay importante dahil ang susunod na makakalaban ng San Miguel Beer ay Barangay Ginebra. So asahan natin na kinakailangan talaga na magpakitang giras ang SMB at malakas yung kanilang lineup dahil syempre ang Barangay Ginebra ay gustong-gusto na rin na manalo. Balik action na ang TNT Tropang Giga ngayong Biyernes, July 30, alas 3 ng hapon at makakalaban nila ang Rain or Shine Elasto Painters. At ayon sa mga reports, may posibilidad, gusto ko lang ulitin, posibilidad to hindi pa kumpirmado na itong si Mikey Williams ay baka mag-suit up na sa Tropang Giga. Alam naman natin na itong si Mikey Williams ay hindi ginamit ni Coach Chot Reyes doon sa kaisa-isang game pa lang na nilaro ng TNT Tropang Giga dahil ayon kay Coach Chot, ito ay kagagaling lamang sa Amerika at hindi pa nakapag-e-ensayo. So, hindi pa niya kabisado yung sistema ng Tropang Giga. Sa ngayon siguro, may ilang araw na nakapag-practice itong si Williams at baka dahil dito,
Medyo may idea na siya kung ano ang gusto ni Coach Reyes na makuha mula sa kanya at pati na rin doon sa kanyang mga teammates. At yan siguro ang dahilan kung bakit siya susubukan dito sa game nila laban sa Rain or Shine. Pero hindi pa yan nakasisiguro. Posible na ang gawin ni Coach Chot Reyes ay ipasuit up itong si Williams at pakabigyan lamang ng mga limited minutes para magkaroon siya ng idea dito sa laro sa PBA kung gaano ito ka-physical at pati na rin makapag-adjust doon sa tawag ng mga referees. At syempre, ang maganda dyan, gusto niya na itong si Mikey Williams ay makita kung paano maglaro ang TNT Tropang Giga dahil bilang isang point guard, napaka-importante ng magiging role nito si Mikey Williams sa floor. Although ito si Williams ay nakapaglalaro din ng multiple positions, pwedeng small forward o kaya shooting guard kung kinakailangan. Sa ngayon, ang sinabi ni Coach Chot Reyes, ang focus nila ay maghanda para dito sa Rain or Shine na alam nila na gustong bumawi dahil napakasama ng talo nito dito sa Alaska Aces kung saan naka-score lamang sila ng 48 points ng buong game. So asahan natin na itong Rain or Shine ay babawi. Samantalang ito naman Tropang Giga, napakatagal na pahinga dahil nga nag-positive yung dalawa nilang apat nilang players. So abangan na lang natin kung si Mikey Williams nga ay magsusuit up na para dito sa TNT Tropang Giga. Mukhang magkakaroon ng malaking problema ang PBA kung sakasakali na hindi tumigil ang malalakas na ulan. Kung pinanood ninyo kagabi yung laban nitong Phoenix Fuel Masters at ng Meralco Bolts, ito ay natigil ng mahaba-habang panahon dahil nagkaroon ng leak o tagas doon sa bubong ng Inari Center. Siyempre, nabasa yung floor at hindi makapaglaro yung mga players. Actually, nung first game pa lang nung San Miguel versus Blackwater, ay nagkaroon na ng ganitong problema kung saan yung mga players ay nadudulas. Dahil kapag tumutulo yung bubog, siyempre nababasa yung simento. At iyan ay delikado para doon sa mga players. Fortunately naman, natapos yung laro ng Phoenix at ng Meralco Bolts nang walang insidente. Pero, naging major concern ito para sa PBA dahil siyempre ang number one priority nila ay yung health ng mga players. Mahirap nga naman kung naglalaro yung mga players tapos bigla na lamang nadulas at nagkaroon ng injury. So ang concern ngayon ng PBA, kung lumakas yung ulan at hindi matigil yung tagas doon sa bubong ng Inari Center, saan sila maglalaro? Tandaan natin, ang PBA ay binigyan lamang ng special permit na maglaro ng basketball at conduct itong tournament at ito ay gagawin lamang dito sa Inari Sports Center. Kaya ang tanong nga ng marami, kung hindi pwede at maging hindi usable itong Inari Center, saan gaganapin ang PBA games? Ang isa pang tinatanong ng karamihan, bakit hindi tinapalan yung bubong ng Inari Center? Gayong alam naman nila na tag-ulan na ngayon nung nag-umpisa yung PBA season. Dapat, bago pa man nag-umpisa yung PBA, ay nagkaroon na ng inspection doon sa bubong para masiguro na ito ay fit at pwede sa paglalaro ng professional basketball. Katulad ngayon, mahirap kung tatapalan mo yan dahil nga napakalakas din ang ulan. So iyan ngayon ang isa sa mga concerns ni PBA Commissioner Willie Marshall pati na ng PBA Board of Governors. Shout out kay JJ Siboom, Anthony Romero, Joshua Giray, Raymar Reynon, Patrick Unabia, Jason Mendoza, Bear Isel, Raymond Amoranto, Nina Lynn Estera, Boy Quilaton, Luñesa Family, RL Pinoy, Joel Mabuti, Scout Ranger, Marvin Cruz at Era That Boys, Christian and Lyra Arahan, Gerald T. Matulak, Jordan at Jandre Di Malanta, Lenod Ojiatans, Andrew Añosa, Mary Jane De Mesa, Joseph Pineda, Leo Guaping Talavera, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Santillana Family ng Nueva Ecija, Jose Juntilla, Dexter Domer, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.